Limang taon ang kasal sina Vic Soto at Pauline Luna. Paano nga ba nagsimula ang kanilang love story? Narito ang kwento. The Philippine Showbiz List presents Vic Soto and Pauline Luna Love Story, a relationship timeline. Welcome to the Philippines Showbiz List, your dose of the Philippines showbiz buzz. Please subscribe to our YouTube channel and do not forget to follow and like us on Facebook. Dating stage. Taong 2012 na magsimulang umikot ang balitang may espesyal nang namamagitan kina Vic at Pauline. Na rumor sila noon na nagdi-date sila, ngunit ang dalawa ay hindi kinukumpirma o dinideny ang rumor. Tikumbibig pa rin silang dalawa sa estado ng kanilang relasyon despite na kinukumpronta na sila ng press ng maraming beses. November 2012, sabay na naglakad sa red carpet sina Vic at Pauline sa premiere ng DK Labot Pogi Brothers We na ginanap sa Cinema 9 ng SM Mega Mall. Hindi naman daw magkasama ang dalawa na pumunta ng SM Mega Mall. Ayon sa ulat ng PEP, kwento ng reliable source, maaaring nagtawagan daw ang dalawa pero nagkita lang sila sa parking lot at nagsabay ng pumasok sa mall at dumaan sa red carpet. Diniretso na ng PEP ng tanong ang komedyante tungkol sa kanilang dalawa ni Pauline. Magkasama naman silang dumating sa naturang premiere night, ibig sabihin, open na sila sa kanilang relasyon? Matipid na sagot ni Vic, wala naman kaming itinatago eh, just don't talk about it kasi para tahimik. 2013 naman, nang tuluyan ng inamin ni Bossing sa publiko ang relasyon nila ni Pauline. December 2013, nag-live guesting si Vic sa Ikaw Na, segment ng bandila ng ABS-CBN bilang bahagi ng promo ng 2013 Metro Manila Film Festival entry ng pelikula niya na My Little Bossings. Sa fast talk portion naman ng show, isa sa mga tanong kay Vic ay kung ano ang pipiliin niya, morena o mistiza. Sagot niya, mistiza, tapos na ako sa morene. Wala na yung morene, mistiza naman. Panghuling paglilinaw ni Boy Abunda sa bandila, huling katanungan kung bubuksan ko ang iyong puso ngayon, anong pangalan ng babae ay nakasulat? Medyo nakangiti pero ilang segundong hindi muna sumagot si Vic at sinabing, sagutin ko na rin, Pauline. Ang kinaaabangang pag-amin ni Vic ay ikinasiya ng mga taong nasa studio. Aminado naman si Pauline na kinilig siya sa ginawang pag-amin ng kasintahan, ngunit hindi pa rin humupa ang kontrobersyang kinaharap nila. At maging ang pagdududa mula sa mismong kapamilya ng aktor kaugnay sa maaaring maging epekto ng 34-year age gap sa kanilang relasyon. Ayon kay Danica Soto, ang anak ni Vic, ayokong magsinungaling. Nung una, parang medyo nakakailang yung edad. I will just continue to pray kung ano ang will ni God para sa kanila, and will continue to respect them and be there also for my dad. Para naman sa dating asawa ni Vic na si Dina Bonnevie, sabi ko, alam mo Vic, kaya nasasaktan yung mga bata kasi mas bata pa sa kanila. Parang ewan ko ha, look after your future. Baka naman pag 65 ka na at masakit na yung mga tuhod mo, o ugod-ugod ka na, eh gusto pang pumarty nung isa. Ang layo masyado ng agwat. January 2014, naging seryoso naman ang dating ni Pauline nang mausisa siya tungkol sa 34 na taong agwat ng kanilang edad ni Vic. 59 years old na si Vic ng panahon na yon at si Pauline naman ay 25 pa lamang. Saad niya, you know, dito ko na-prove na age is just a number. Kasi pag swak ang personality nyo, if your personality is gel, wala yung numero. At the end of the day, it's the personalities. Yun talaga ang importante, hindi naman yung edad. February 2014, ayaw raw pangunahan ni Pauline Luna ang posibilidad na pakasalan siya ng boyfriend niya na si Vic Soto. Sabi ng actress TV host, hindi naman ako yung tipong nangunguna sa mga pangyayari. If it happens, then it happens. If it doesn't, well, too bad. Parang ganon. I mean, there is something better in store for the people involved. Pero pag-amin niya, paminsan-minsan ay napag-uusapan na nga nila ang kasal. Nang tinanong si Pauline na kung sakali, handa na ba siya pag dumating ang araw na alukin siya ng kasal ni Vic? Mabilis na sagot niya na, hay nako, I'll just cross the bridge when we get there. Basta relax lang tayo, okay naman eh, we're very happy.
May 2015, inimbitahan ni Vic Soto ang mga magulang ni Pauline na sumama sa nakatakdang bakasyon ng Eat Bulaga host sa Hong Kong pagsapit ng June. Dahil inimbitahan ni Vic ang mga magulang ni Pauline na sumama sa Hong Kong, lumakas ang ugong-ugong na baka raw magpakasal na sina Vic at Pauline doon. June 2015, inamin ni Pauline sa isang interview na nasa punto na siya ng kanyang buhay na gusto na rin niyang magpakasal at bumuo ng sarili niyang pamilya. Pero dagdag din niya, hindi naman ako mapilit na tao. I mean, if it's not here this moment, okay lang naman. Kung sakali, simple lang daw ang kasal na gusto ni na Pauline at Vic at hopefully gaganapin sa isang church. Sinabi rin ni Pauline na kahit matagal na sila ni Vic, hindi talaga sila pumapasok sa setup na magli-live-in. Taking it to the next level. Noong September 2015, masayang inamin ni Vic na engaged na sila ni Pauline. Kinumpirma ito ni Vic noong September 2, 2015 sa press con ng real estate company na iniendorso ni Vic. Makalipas ang ilang oras pagkatapos kumpirmahin ni Vic ang engagement nila, nag-tweet naman si Pauline ng ganito, engaged. At inamin ni Vic na nakatakda silang magpakasal sa unang bahagi ng susunod na taon. Simula noon, naging hands-on na ang dalawa sa paghahanda para sa kanilang kasal at nakasama rin nila ang kani-kanilang pamilya at mga mahal sa buhay sa blessing ng kanilang magiging bahay matapos ang kanilang kasal. Naganap ang naturang house blessing noong unang araw ng 2016 at pinangunahan ito ng kanilang paboritong pare. Wedding. January 30, 2016, ang couple ay nag-exchange ng I do sa isang Catholic wedding ceremony na ginanap sa The Great Parish Church na napuno ng white at green floral arrangements from the church aisle leading to the altar. Ang kanilang principal sponsors ay sina Senator Tito Soto, Joey De Leon, Tape Incorporated President and COO Tony Tuviera, Madeline Tuviera, Carmencita Garcia, and Salvation Gatchelian. Si Mayor Vico ang naging best man while si Francesca Cuena, best friend ni Pauline, ang maid of honor. Si Danica Soto and her husband Mark Tingris ang veil sponsors while Oyo Soto and Christine Hermosa ay ang cord sponsors. Si Paulina Soto naman ang naging candle sponsor. June 15, 2016, opisyal nilang inanunsyo na sa Laguna na maninirahan ang mag-asawang Vic Soto and Pauline Luna. Nasa isang exclusive village ito kung saan makakapaglaro si Vic ng paborito niyang sport na golf. Ang bagong bahay na ipinatayo ni na Vic at Pauline ay may 1,200 square meters ang lapad, may apat na bedrooms at modern Asian ang estilo. May 6, 2017, inanunsyo ni Vic Soto sa episode ng Eat Bulaga ang isang magandang balita na buntis na si Pauline. Nagbiro pa si Vic sa kanyang announcement ng sabihing buntis siya dahilan para tumawa ang studio audience. Ngunit binawi niya ito sa pagsabing, "Hindi po ako, ang aking asawa ang buntis." Ang ipinagbubuntis ni Pauline ang ikalimang anak ni Vic. November 6, 2017, na-reveal ni Vic during sa One for All for One segment ng Eat Bulaga na si Pauline ay nanganak na sa wakas ng isang baby girl. Pinanganak ni Pauline ang bata via cesarean section. At noong November 9, unang ipinakita sa Eat Bulaga at sa Instagram account ni Pauline ang photo ng kanilang baby. Ni-reveal din ni Pauline na ang pangalan ng baby girl ay si Talita Maria. Sa isang interview, sinabi ni Vic na ang pangalan ng kanilang anak ay kinuha galing sa Bible. Ang ibig sabihin ng Talita ay child in Hebrew while it means little girl in Aramaic. Si Talita ay pinanganak na may timbang na 6.9 pounds at pinanganak 3 weeks before ang due date ni Pauline. December 10, 2017, na bininyagan ang kanilang baby na ginanap sa St. James Parish Church ang simbahang pinagkasalan nilang dalawa. September 2018, tuwang-tuwa at proud si Pauline sa anak nila ni Bossing Vic dahil napakabait daw nito. Tingin daw niya, pwede na nilang sundan si Dalita dahil gusto talaga nila ng maraming anak. Keri na raw niyang mabuntis muli. November 12, 2018, tumulak ang mag-asawa patungong Japan para magbakasyon. Silang dalawa lang ang umalis na parang nag-honeymoon na rin sila uli. Ayon sa report ng PEP, gusto kasi raw ni Pauline na sundan si Baby Tali habang kaya pa nila ni Vic.
Minsan kasi ay naiisip ni Pauline ang sinasabi ng mami niya na kung alam lang nilang maaga mag-aasawa ang actress TV host, sana ay nagdagdag sila ng isa pang anak. Noong nag-asawa kasi ang kapatid niya at si Pauline at humiwalay na sa pamilya, nalungkot ang mami at daddy ni Pauline. January 30, 2020, sinelebrate nila Vic at Pauline ang kanilang 4th wedding anniversary kasama ang kanilang anak na si Talita. Pinili nila ang Ampulo bilang venue para sa kanilang celebration. February 2021, lumutang ang chismis na nagdadalang tao raw muli si Pauline. Pinabulaan na ni Pauline ang matagal nang nababalitang buntis daw siya sa second baby nila ng asawang veteran TV host. Nitong Martes kasi February 9, sinagot ni Pauline ang isyong ito ng isang fan ang diretsyahang nag-usisa sa kanya. Tanong ng fan, "Pregi na po ba kayo ulit, Miss Pauline?" Smiling face with smiling eyes emoji. Sagot ni Pauline, "No." Smiling face emoji. "Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!